Hello and welcome back to my channel, Maestro Edgar. Minsan teacher, madalas IC Tech Support dito sa paaralang elementarya ng Molino. Today, we have an exciting tutorial on activating DepEd email, how to connect MS365 Outlook. Whether you're a beginner or an experienced on this particular topic, this video is for you. Sundan nyo lang ito at magkakasundo din tayo. Nito nga lang taon ay naglabas ng Regional Memorandum 0027 Series of 2023 Regional Interim Guidelines in Migrating from Google Workspace to Microsoft 365, entitled Microsoft 365 Adoption. All DepEd personnel, both teaching and non-teaching personnel, are hereby apprised of the implementation of Microsoft 365 as the official productivity platform beginning of February 21, 2023. All DepEd Google Workspace application, including email and storage services, will be deactivated. The table shows all affected Google application and the corresponding Microsoft 365 tools that will replace. Ayan nga, sa dito sa table ipinapakita yung mga apektado application at corresponding Microsoft 365 tools na ipapalit. So, sa Gmail nga po ay Outlook, and sa Drive, mawawala na po si Drive kasi OneDrive na po ang papalit. At sa Documents, Word na po kay Microsoft 365, Sheets, Excel na po ang kapalit niya, Slides, PowerPoint, Forms pa rin po, Meet, Team ang kanyang kapalit sa Microsoft 365, and Calendar, Outlook, Team, Calendar. So, yun nga. Kailangan talaga nating i-activate agad ang ating mga Gmail to Outlook account para sending and receiving ng emails through Outlook. At nitong ang October 1, 2023 ay tuluyan na nga ang i-terminate ng DepEd ang Google services and applications like Gmail, Google Drive, and other application and will be accessed as read-only. So, pwede pa naman po nating i-access sila as read-only. Pero, hanggat maaari, ay maaari na rin po nating i-migrate ang ating mga files sa Google Drive. So, all DepEd employees shall use Microsoft Outlook instead of Gmail. All emails from Gmail will not be deleted and can still be accessed as read-only. So, makikita pa rin naman po natin. Pero, ganun pa man, ay hindi na tayo makaka-receive ng mga emails sa ating DepEd account. Maliban na lang kung meron tayong Outlook. Ayan. So, ito nga po yung gagawin nating step by step kung paano natin i-activate ang ating Microsoft 365 Outlook account. In this step by step guide, we'll walk through activating your DepEd email to connect to Microsoft 365 Outlook. By the end of this video, you'll be able to connect your DepEd email to your Outlook account. So, let's jump right in and get started. Ayan, so dito nga po, ay papakita ko sa inyo step by step kung paano i-activate ang inyong Outlook. So, una po, mag-login po tayo sa ating Gmail or DepEd account at i-click po ang inbox, ayan po, at i-type po ang activate your Microsoft 365 account sa search bar. Ayan. So, once you type the Microsoft, yung, so makikita po natin yung sinend ni DepEd. Ayan. Meron po siyang sinend. Ayan. So, ito po yung instruction kung paano po tayo mag-activate at mag-connect doon sa Microsoft Outlook. Ayan po ang instruction. Step by step po yan para sa ating pag-activate. Ayan po. So, hanggang sa kahuli-hulihan para magamit po natin siya. Pero meron din po tayong isang email na dapat sundan para ma-activate siya, na kung saan doon makikita ang ating password at ang ating username. So, i-type lang po ang activate your. So, i-click lang po yung activate your at lalabas po yung DepEd email. Ayan. Ayan po, yan po yung account natin. DepEd Microsoft 365 account. So, i-click lang po natin yon.
So dito po ay nakalagay ang ating username at password. Ang password na kung saan ay temporary lang po ito para ma-activate po natin at magamit po natin si Microsoft Outlook. So dito po ang una po natin gagawin, ayan, pakitandaan lang po username and temporary password. I-click po natin si portal, itong link po na yan. Ayan, i-click po natin yan. So once you click po, ito po ang lalabas sa kanya. Ayan, i-copy-paste lang po natin dito yung username and password na ibinigay ni Tepet. Okay, copy po yung aking email. Ayan, copy lang po natin. This is just a sample email dito. Ayan. So pagkatapos pong kopyahin, i-next lang, i-paste po natin doon sa link at i-next po natin. At balik po tayo doon, kopyahin po ang temporary password. Ayan, make sure po na hindi makopya ang space kasi pag nakopya po yon ay hindi po siya gagana. Ay, make sure din po na hindi pa po natin ito na gagawa. Kasi minsan kapag nagawa na po natin to, hindi na po siya magtutuloy-tuloy. Okay, so dito po, update po natin yung password. Once napasok po natin ang temporary password, ayan po. So i-paste lang po natin yung temporary password muna at gumawa tayo ng new password. So dito po sa new password ay nire-require po ni Tepet na 4 characters po siya. Yung 4 characters po na symbol, uppercase, lowercase, and then numbers. And then, iwasan din pong gumamit ng mga hint. Halimbawa, sa pangalan ninyo, first name, last name, iwasan pong gumamit ng mga ganun. Okay, so dito naman po sa part na to ay Microsoft Authenticator. So just in case na makalimutan ninyo ang inyong password, meron po tayo, pwede po natin itong i-reset. So gumamit po tayo, pamili po sa apat na yan. So ang ginamit ko po dito ay phone number. Mas maganda po phone number ang ilagay natin. Just in case na makalimutan, pwede po natin siyang i-reset gamit ang ating phone number. Ayan, i-click lang po ang phone or email or personal email po ilagay natin. Pwede rin po yon. Or security, ayan, questions, pwede rin po yun. Usually, phone po para mabilis lang po ang ating pag-verify kung talagang kayo yung gumagamit ng account na yan. Okay, so dito po, syempre, ibibigay po natin yung number na hinihingi. So, yung active number po natin. Ayan, so dito, pili pang Philippines, type po natin yung number natin, and then, ito po sa ilalim kung paano po tayo makaka-receive ng verification kung text me or call me. So, ang naging po, text po. And then, i-type po natin yung pinapakita dyan. Ayan, i-type lang po natin ang security question ng dyan. Ayan, type lang po natin yan. And then, enter po natin yung code na marireceive po natin sa ating cellphone. Okay, antayin lang po natin. So, that is 6-digit ang marireceive natin. So, antayin lang po natin. Dapat po, medyo malakas ang signal natin para makareceive po tayo ng code. Ayan, once nakareceive na po tayo ng code, enter lang po natin. That's a one-time password lang po yan, ang code. So, di po natin siya pwedeng ayan, gamitin ulit. Okay, so yun po. Next lang po natin. Check po natin yung phone number and then done. So, once done na po, click lang po natin. And then, there you go. Tapos na po tayo. So, dito po ay nakapag-login na po tayo ng ating Tepet email. So, ang gagawin po natin para po tayo ay makapunta sa ating Outlook since ito po ay ginagamit lang sa receiving and then sending ng ating files ay pupunta po tayo dun sa Outlook. Okay, so click lang po yan. Close ko lang po yung mga lumalabas at punta po dun sa left side at hanapin po ang Outlook. So, this one is our Outlook. Ayan. So, dito po natin makikita yung mga email na isesend po doon sa ating Tepet Gmail. Punta lang po tayo dito, i-connect lang po natin siya sa ating Outlook na naka-install dito. So, make sure po na lahat po tayo ay merong Microsoft 365 na naka-install sa ating laptop. Okay, ngayon pupunta po tayo sa Windows button here. Click lang po natin. At dito po sa gilid na to, ayan, scroll down lang po natin or hanapin natin si Outlook. So, ayan, Outlook po, ito po siya. So, click lang po natin yan. O pwede rin nyo pong i-search dito sa search bar.
kung hindi nyo po makita doon. Ayan po. So, once na-click na po natin, ito po siya, maglo-load po siya, ang ating Outlook Microsoft 365 na kung saan ay kasama rin po sa ating in-install na Office 365. Ayan. So, dito po ay maaari po natin i-connect siya. Okay. Dahil nga po marami na akong account dito. Ayan. Click lang po natin to. Ayan. Click lang po natin and then add account po tayo. So, kung minsan, kung wala pang nakalogin dito, wala pa akong nailagay ng mga account, automatic lumalabas po yung out account. Okay po. Pero kung meron na, dito po tayo mag-out account. Okay. So, ngayon po, add account po tayo. Click lang po natin yon. Ito po yung lalabas sa kanya. Kung sakaling first time na unang beses natin binuksan yung ating Microsoft Outlook, so automatic ito po ang lalabas sa kanya. Dahil nga po ako ay marami na naka-open dito, naka-add, kaya dun pa ako pumipit doon. Okay, so dito nga po ay dapat ilagay natin yung ating DepEd email na katulad ng ating Gmail. Nasa Gmail, okay? So dito po natin ilalagay yan. And then, make sure po na-click po natin ito at yung checkbox. Okay, then connect po natin. Halimbawa, edgardo.gallega@deped.gov.ph. Ayan. Then, advanced option, let me set up my account manually. Connect nyo lang po yan. Halimbawa, ito. Connect lang po natin yan. Then, pindutin po natin ang outlook.com. Okay, so yun po. Once you click po yun, magre-require po yan na ilag-in natin siya. Ayan. So, ipapasok lang po natin yung account na ginawa kanina sa pagre-reset yung ating username and then yung ating password. Once na mapasok na po natin yon, ito na po ang lalabas sa kanya. Ito na po. Dito na po natin makikita ang ating mga email na isinesend doon sa ating DepEd account. Okay, so yung akin po ay na-synchronize na po ito, kaya andito po. Ibig sabihin, automatic na po nandito na siya. 20,680 na emails. Okay, so lahat po ng emails na meron ka sa kabila ay dito na po siya pupunta. Okay, so yun lang po. That's a wrap for today's tutorial. We hope you found this video helpful in activating your DepEd emails and connecting it to your MS365 Outlook account. If you have any questions or need further assistance, feel free to leave a comment below. Don't forget to like, subscribe, or share na rin para sa mga susunod pang video. Thanks for watching and we'll see you in the next video.